problem. So magiging maganda nga naman yun. Pero tingnan natin sa magiging rotation ng magkabilang side. Kasi kahit kano kaganda yung magiging lineup nyo, kung hindi naman kayo magkakaintindihan dun sa... Tama yung sinabi ni Bes, for a late game, sa salty. Mm-hmm. Pag early game talaga, Sinag Pilipinas guys, pag nag-level 4 yan lahat, automatic na. Pero mga kaibigan, speak of which, patay ka din mga Bes, kasi lagi natin sinasabi for a link as much as possible, mag-rotate agad. Level 2, mga kaibigan, ang link dito ng Sinag Pilipinas at nandito na NXP salty. Although mas secure ni Kronos dito ang kanyang buff, medyo ano nga lang to, malaki ang kailangan niya habulin kasi delikado. Kapag ka nakita na ginamit niya yun, automatic sign na yun for YOLO na pumasok agad. Pero ayun na. Mm-hmm. Nabigyan pa nga rin dito si paring Virus, pero here comes YOLO. Bouncing ball para sa kanya, nauntog si Tiki doon, nasa flicker na naibigay, pero mukhang mamamatay pa si paring YOLO dito. And Tiki, makakatakas nga ba? Lancy, babakap rin naman sa tropa niya, pero Esmeralda medyo naging, pero ready na siya for the engagement dito dahil ibinigay niya yung kanyang ano. Boom! Ayun pala, sa kabilang mapa pala napunta. Gusto niya minagulat. Nagpipala ako nagulat. Sabi ko, ba't na wala sa mapa? Ayun naka-ready pala yung ulti mga beso. Kita natin dito si Kronos. Nakuha parang biglaan lang talaga at magugulat dito ang Sinag Pilipinas. Kailangan lagi may tao sa bush. Third time na secure. Nung pali mga beso. At si Greenex ay hindi na makakatakas. Uy, makatakas. Pero Virus is going to get a kill para sa Sinag Pilipinas. Lancy. Dito sa atin ang Lancy. Wala na rin buhay. At habulin triple kill pa. And for NXP Predator Salty, siguro ang isang mahirap sa kanila dito, hindi talaga sila yung mobile na mga heroes na merong pang dash para ng tao dito sa bottom lane habang kinukuha ni Kronos sa mga bagay-bagay. Hindi na nakakuha ng isang buff ang isang Esmeralda. Tempest of Blades na ibigay dito, samantalang Kronos mamamatay nga ba? Sinalya ni YOLO, wala siyang tinapar dito bottom lane. Direct nagkikit, nagkakakita ang Papyrus, di na umalis mga kaibigan. Tempest of Blades na ilapag na habang pinapatay Kaizen, hindi tumama yung damage sa kawara kay Kronos dito. Yun di lang na falling storm mga bes. Link kasi sinasabi natin, inatay natin para sa team is magandang setup, pero mahirap kapag ka meron siyang kailangan din nahulihin, kumbaga, sa gusto niyang kuhanin ng team. At si Yolo dito wala na ng buhay halos mga kaibigan. Falling Storm on Iki with that flicker out mga best of Cram God for that support as well. Kronos papasok na, pero labanan na to. Here comes the PNK. Yolo pumasok man naman. Grabe naman. Kuha na yung top lane, nakuha pa yung bottom lane, pero eto naman yung Tempest of Blades. Nailipag na nga rin dito. Lancy, hindi na naman tinamaan si Kronos doon. Grabe naman yung mga sidesteps mo doon mga kaibigan. Kaizen, mukhang nasipa nga ng bahagya, pero kapag purify naman siya, makakakuha nga ba ng Cyclone ID dito? Pero yes sir, no sir pa rin yung naging sagot nung kabilang banda dito. Pero tingnan mo naman si Grimix, yung nahabol si Yolo. Siya na lang yung natitira dito. Injector na ibigay pa sa kanya, and dapat ay pa yung isa. And here comes Kronos to secure the kill. Ay hindi, sigay dito. And sinisecure na lahat ng Sinag Pilipinas sa lahat ng pwede nilang kuhanin dito. Ang bilis na kami ni Kronos dito mga besi. Wap talaga, yun masasabi ko for Sinag Pilipinas. And kita natin ngayon, sira ang another turret at... Ito yung sinasabi natin na kanina na medyo crucial yung sa mid laner ng NXP Salty. Pero ganyan sinabi natin, it's all about one good set of play. Unlike for Sinag Pilipinas, meron silang Ling, meron pa silang Cho. Tiga mo naman yung backup base. Ang bilis bumalik ni Kronos kasi alam niya pwedeng mabigyan. Pero Tempest of Blaze na ilapag na dito. Haya, nakatay pa. Lancy ang kanyang napili. Pero makakatakas pa rin si paring Kronos dito. Nakap sa tatlong players. Virus na lang yung napili niya dito. Pero lalaban rin naman, Tiki. Hindi makalapit sa kanila kasi nandun si Balir. Tapos may PNK pa. Grabe hindi na makapag-set guys. Kasi ginagawa dito ng Sinag Pilipinas, nandun din yung aso. So if ever kahit pumasok si YOLO, kung may aso din naman or meron ba rin ako kontra, automatic hindi lang yung set niya. At kita natin ngayon patay din si Kaizen mga kaibigan. YOLO with the Tyrant's Rage, bouncing ball para sa kanya at walang damager para sa side ng lapit na yung ano, yung Salty. Nandito si Valir para itulak, para madepensahan lalo yung Sanctuary Lord nila. So magiging maganda nga naman to for the Sinag Pilipinas, kaso hindi nila inantay na maging ano, maging depende man nila lang maayos-ayos yung ano, yung Sanctuary Lord. Pero mas makakakuha nga lang ng objective. Pero last insanity na ibigay na agad sa mga kaibigan. Pero flicker out naman si Grind next arrow. Eto na yung Tempest of Blade. Si Kaizen mukhang mamamatay pa nga dun sa kabalang gilid. Eto na si paring YOLO na buhay pa, pero nakakuha siya ng kill. Plus yung dalawang players dito nasa bottom lane. Samantalang yung top lane naman ituloy-tuloy lang. Si Ring Terror naman na ibigay dito, pero mukhang magta-tower lock na yung tropa ng Sinag Pilipinas. Salty burst down dito si Kronos. Hindi ka nahihirapan, hindi talaga nila magawa pala mga besi wap kasi 607k DA dito. Pero kita natin yung Tiki is now low on life. The last insanity may nasa buga na flicker out para kay Halya. At kita natin humihinga pa dito ang Salty para sa ating laro. Pero nandito na naman si naka ano pa,
naka si Halbert pa si Halbert na best. So ibig sabihin mahuli niya lang Esmeralda Goods na siya or kahit sino pa at ayun na. Patay ang dalawa. Ito pa nga yung unstoppable force na ibigay doon dalawa nilang natitira dito. YOLO and Halya na lang. Tingnan natin kung paanong depensa ang gagawin nila kasi 20 seconds or 30 seconds pa bago mabuhay yung dalawang players. Eh, hindi naman nila maikiklear agad-agad. Speaking of, eto na yung Tempest of Blades na ilapag pero sa sigurado ating game number 3, NXP, Predator Salty sa blue side, red side naman ang Sinag Pilipinas, Cronus sa kanyang Yuzong, Kramgard para sa PNK, Grinex naman sa kanyang Esmeralda, Yagami sa Thams, and Tiki for the Angela. Yung iyong marksman. So securing that marksman for the NXP Salty, magiging maganda rin naman yung kaya nilang i-provide. Pero tingnan natin pag nag-level 4 tong dalawang to, yung boat course nila, para malaman natin kung ano yung gusto nilang gawin dito. Pero si Lancy, medyo sasaktan dun sa aso. Ha? Oo. Ang crucial nga lang dito, ang crucial nga lang dito, best sa Salty, hindi na masyadong ginagamit kasi si Kari. Kumbaga, hindi na siya yung kagaya ng Kari na minahal natin. Top lane, si Virus, maganda pinapakita kay Grinex kasi napauwi niya. Oo. Actually, best, balik tayo din sa flicker na sinabi mo kanina. Maganda yun kasi pag nag-flicker ka, minsan dalawang dash pa sa carry bago ka mahabol. So, mukhang layo pa nang pupunta niya. But anyways, guys, nakakuha din ng isang kill ang Sinag Pilipinas and that is going to be Virus sa the top lane side. At grabe si Kramgad mag-zone at magbigay na... Kasi meron silang Zaz, meron din silang Kazen dito, meron silang carry. Pero nakatakas po nga si Halya dun at magiging turnaround kill pa nga ba? Tingnan natin dito, flicker in para dito kay ano? Kay Kazen, ayun, nabalir. Ayun, at least, nabalir siya. Nabalir baka. Predator Salty. Kasi habang nangyayari yun, yung top lane nila, pinupush nung dalawa. Pero anyways, Lancy is down, mga kaibigan. Nahagip ng electric pan. Pero yun nga lang, ano nga lang dito, kay YOLO, wala pa siyang ulti. Kaya hindi pa ganun kabilis. Ah, sige, kalampag-kalampag muna kayo dyan. Kalampagin yung... Dyan ang Sinag Pilipinas. At nagamit na rin niya yung Majora Skis. Ayun na, sinigas ang... Sabi si Wap. Nabigyan pa nga rin, pero hindi, nakalapit nga pa si Cronus. Di, bumalik yung buhay! May bumalikan niya kang buhay, mga kaibigan. Unstoppable force, here comes Sinag Pilipinas. Pinapasok na yung tropa. Ubusin kayo ngayon ni paring Cronus sa pagkakataon na to. And buhay pa yung lima sa Sinag Pilipinas. Habang si Halya na lang yung natitira. Play, nakakuha naman sila ng isang objective pero yung top lane nila kailangan mong umalis. Nakita ng dalawang player dito, Virus, natapakan pa ngayon yung trap. Ito na yung electric pan to back up nga naman, mga kaibigan. Pero ito na naman si paring Cronus, lalamanan yung habang makakakuha. Ito na sila, lakas ang ipo. May duck, mga kaibigan. Bakit ganun? YOLO dito, mukhang mamamatay pa. Hindi na nakapasok sa kanyang Pokemon. Nakita mo yun, no? Siya pala yung leader ng mga kwak-kwak base. Oo! Siya rin leader ng sabi ng kwak-kwak-kwak, mga kaibigan. Dahil sa... Makita mo yun, dalawang electric pan lang o isang electric pan lang yung binigyan. Sobrang yaman mo, bigyan ng electric pan yan, mga kaibigan. Pero here comes Grinex, pumasok sa bandang gilid. Pero injector lang naman doon. Cronus, mukhang makakapatay nga ba dito? Grinex, buhay pa rin! Turnaround kill pa yun para sa kanila. Here comes Angela, ang leader ng mga kwak-kwak. Ipapasok na naman sa loob, pero kumukuha na lang sila ng objective. Diba? Pasok ko sa loob. Oy, grabe ka naman pagka ganyan. Pinasok ko nito. Kung may flicker out rin naman siya, pero masasayang nga naman kung ano. Oo, kasi napansin ko parang nakahiwalay na sila pagkalabas tapos hindi gamit yung flicker. So, nadamay pa siya sa flicker. Maganda. Feel ko kinarculate pa rin nila yun. Pero anyways, guys, kita natin ngayon. It's almost 8 nil sa atin. Tunay natin score. Third objective, sinisimulan dito na Sinag Pilipinas. Ito nang nangyayari dito, mga kaibigan, ha? Maganda ang laban, pero tingnan natin kung makakatakas pa nga ba si Virus. Medyo marayo na ang iyong nararating, kailangan ka ng pahinto dito para sa nilang team dito sa ating unang lord for this game. Ayun na, na-secure mga inside, pero ayaw pa uwiin. Ayun na naman! Ang cute talaga, mga kaibigan. Pero grabe naman, si Kazen, napatay na lang din dito. Wala na silang core. Ito yung electric pan pinasok sa loob, na itulak ng pagya. Si Tiki na damay na din. Napatay nila dahil nabigyan nga naman. Plus, tiga mo, na ano pa nila yung Sanctuary Lord base? Na-depensahan pa. Grabe nga naman. Nasobrang sa asim yung Sinag Pilipinas, mga kaibigan. Pero comment natin dun si Lancy. Tapos na yung matik yun. Tapos na yung laban. Medyo naging maasim nga lang naman sila dun sa kabilang banda. Pero nakakuwanan pa rin ng buff dito. Here comes Cronus. Babackup na rin naman. Pero si Yagami mukhang mapapatay pa. YOLO kumasok sa kanyang Pokemon dito. Pero yun, nadali na. Pasok lang naman si Angela. Pero yung Kari, si Kazen, medyo mali nga naman dun. At napatay agad, mga kaibigan. Dalawa na lang yung nakitira dito. Virus, hindi na rin kaya yung damage na kayang i-provide ni Cronus. Tiga mo naman. Grabe yan, sir.
Saka hindi ko na-complete si Minion Wave dito. Minion Wave clear na sa Ultima Vessel. Pero kita natin ngayon, we have that eject of Natalie and pa nga. And he is down. Saka may dito ni Kramgad. At kita natin ngayon, Venus is the last man standing at Tower Lock na. Para sa Sinag Pilipinas, ang tatlong bibe na nagsabi ng kwak-kwak. Mga kaibigan. Dito